Hello guys, welcome to my vlog. So ito, mayroon tayong repair na electric pan, orbit pan ito, Hanabishi brand. So paano ba ito, papalitan ng bagong motor? May bago na tayong motor na binili guys. So ito yung motor natin. So i-mount muna natin itong bagong motor bago ang wiring. So ipapakita ko sa inyo kung paano ang connection ng wiring nito. Mayroon tayong 4 wires sa motor at 3 wires na lumabas galing sa papuntang capacitor at saka line 1 at line 2. Ayan. Tatlong wire yan. Diyan natin kakabit mamaya yung wiring galing sa motor. Ito yung galing sa wiring galing sa motor. Ayan. May 4 wires tayo dyan. Ayan. So, i-mount muna natin ang winding. I-mount muna natin. So, una natin gawin is ikakabit natin ito sa wind, sa housing niya. So, ayan. I-mount na muna natin, guys. Para mai-wiring na natin. Yung una kasing motor nito, pinasok ng tubig kaya nasunog. Kaya ngayon, pilitin natin ng bago. So, ayan. Ito na natin labas ang wire. Ilabas natin ang wire dyan. Ayan. Ayos lang natin. Position, position, position. So, ayan. Ganyan, ganyan na. Ayan, lagay na natin ang mga bolt. Bolt niya, bolt. O, tornilyo. Ayan. Kahit-pitan na natin. Para makapag-wiring na tayo, guys. Para makita niyo yung connection nito. Paano siya i-wiring. Ang bago nating motor. Yung mga nasunog yung electric pan, pwede natin i-replace ng motor. May nabibili naman. Mura lang yan. Mura lang mga motor nito. Pag nasunog, pwedeng palitan ng bago. Kasi bibili ka ng bagong electric pan, orbit pan, mahal din. Mas mainam na palitan lang ng ano, ng winding pag nasunog. Okay. May lagay na natin ang kanyang winding. So rewiring na lang guys. I-explain ko sa inyo yung ano, color coding nito. Color coding itong bagong motor na nabili. So yun guys, mayroon tayong apat na wire dito. Explain ko sa inyo yung kulay na lang guys. Wag na lang, hindi na natin i-tester. Kasi tested na ito na binili ko. So, itong dalawang yellow guys, itong dalawang yellow, para sa mga technician lang ito ha, para sa technician na gusto pang matuto, at yung mga bago pang mga matututo pa lang, yung mga nag-aaral, ayun, yung mga estudyante, ayun, so itong dalawang yellow na wire sa ating winding ng electric pan motor is papunta diretso ito sa kapasitor. Kapag nabaliktad naman ang ikot ng
ng electric pan mo, baliktad ang ikot. So baliktarin mo lang yung dalawang connection na ito. So itong dalawang wire naman, green at saka pula. So ito na yung itong kulay green, napunta ito ng line 1. So common ito ng motor, papuntang line 1 ng ating saksakan. Ayan, itong white. Mamaya explain ko sa inyo yan. Ito common wire, itong green. Itong red wire ng galing sa motor is yung high speed niya ito. Pinaka high speed. So number 3 ito. Yung yellow dito napapunta dito sa ayan. Nandito yung kapasitor natin. So ito kasi yung old na connection, white, gray at saka yellow. So yung white nito papunta ito ng line 1. So yun guys, line 1. Ayan oh. Sa saksakan na ito papunta. Ayan. Papuntang saksakan 'yan. So itong gray, may gray tayo na wire dito, papunta naman ito sa kapasitor. So ayun, yung kapasitor. So yung connection ng kapasitor dito, yung wire ng kapasitor is gray at saka red, pula at saka gray. Ayan. So yung gray dito na lumabas is papuntang kapasitor. At yung yellow natin papunta rin ng kapasitor. So yung connection ng papuntang kapasitor, so magkasama yung tatlong, may tatlong wire na magkasama dito. So yung blue na wire papuntang line 2. So yun, line 2 papuntang saksakan na yan, supply sa AC line 1 at saka AC line 2. Ayan, line 1, line 2. Diyan napunta yan. So yung yellow wire na nanggagaling dito sa papuntang motor, papunta ng kapasitor. Magkasama yung blue, yellow at saka red. So yung kuan, kapasitor, may red at saka green na connection na wire. So ayan, magkasama yung tatlong wire. So ayan na. Yung kapasitor saka yung yan, tatlong kuan yan, tatlong naka-connect, dalawang gray papuntang kapasitor. So yung gray dito papunta ng kapasitor guys. So gaya ng sinabi ko kanina, yung yellow wire na dalawa galing sa ating motor winding is kapasitor. So yung isang wire dito diretso na ito sa gray na wire. So yun, kapasitor, yung green na wire, kapunang kapasitor. Okay. So yan, lalagay na natin yan. Lagay muna tayo ng ano, ng shrinking tube. So ikuha na lang natin yan, yellow lang din natin yung shrinking tube papunta sa green na wire. Ayan. Yan. So idudugtong na natin itong isang wire na galing sa winding papuntang kapasitor, which is kulay gray. So yan. So yan. So ilalagay na lang natin yan, yung shrinking tube na maya. Yan, okay. So yan, i-heat up na lang natin yan, i-heater na lang natin. So wala tayong blower na heater blower. So mayroon tayong lighter. So ayan. So painitin lang natin ang lighter yan para mag-shrink siya. Ayan, kukulubot. So ayan, okay na siya, nagdugtong na. So safe na tayo diyan sa isang wire na from kapasitor. Yung yellow natin dito na isa pang natira, papunta ito ng yellow din. So which is papunta ng kapasitor din. Yan guys, oh. 'Di ba? Yung sinabi ko nga sa inyo, yung dalawang yellow papuntang kapasitor. So yung isang yellow dito papunta rin ng kapasitor. So yan guys. Papunta ng kapasitor, magkasama yung yellow, blue at saka red. So yung
wire ng kapasitor is red. So yung red at saka yellow magka-connect saka yung blue. So iko-connect natin yung yellow dito. Yellow to yellow. So lalagyan muna natin ng ano? Ng shrinking tube. Ulit, shrinking tube. So ayan guys. Shrinking tube, lagay natin. I-connect na natin dalawang yellow from capacitor. So winding. So yung red dito guys, which is high speed na nakakonek, dati ito sa motor, makasama ito sa kapasitor natin. So ayan guys, papuntang line 2. Ayan guys, yung line 2 natin is yung kulay blue. Ayan, so magkasama na itong tatlo na to guys. So ayan, sasama na natin dyan. So ayan, i-shrinking tube natin ulit. Gamitan natin ang shrinking tube instead of electrical tip. So shrinking tube na lang gamitin natin. Okay, para mas magandang tignan. At painitan lang gamit ang lighter. So yan, painitan lang natin para mag shrink siya or kukulubot. Yan. So mayroong tayong white na natira dito sa papunta dito sa line natin. Ito na yung kapuntang line 1. So ayan guys, yung line 1 natin is yung kulay brown na wire. So ayan guys, kulay brown ang line 1 natin. Ang line 2 natin is yung kulay blue. Line 1 yung kulay brown. So yung kulay brown dito magkadugtong yung brown at saka white. So yung white papunta ng common wire ng motor. So which is yung common wire ng motor is yung kulay green. So ito yun guys. Ayan, yung common wire. So dudugtong na natin dyan. So kalimutan natin, lagyan ulit natin ng shrinking tube. So ayan, bago natin idugtong, lagyan natin ng shrinking tube para hindi natin maglagay ng electrical tape. So ayan, dudugtong na natin. Okay, so ayan. So, na-connect na natin yan. I-equal na lang natin. Painitan natin ulit. I-ayos natin yung shrinking tube. At painitan sa bandang gitna para maayos ang pagka-cover ng ano. Parang walang naka-usli na wire. Ayan. Parang walang naka-expose, para walang makuryente. Okay? So, ayan. So, mga bagong nag-aaral about sa pagre-repair ng electric fan, ito na. Ayan. Sa susunod yung stand pan naman ang ano natin, i-tutorial. So ayan, ayos na siya. So ibig sabihin, nakakunik na lahat. Ayos na yung wiring natin. So ready for testing na ito guys. So ngayon, kukuha muna ako ng ano, kasi wala yung switch nito dito. Dinala lang ito sa bahay na walang switch. Ang gagawin natin ito, ito kasi papunta ng switch ito. Napunta ng saksakan. Ayan guys, yung dalawang wire nito. So, ayan guys, titesting na natin. Ito, may saksakan na tayo dito. Or outlet, yan. Yung line 1 at saka line 2, yan. Sasaksak na natin dyan. Hindi ko nadugtungan kasi tatanggalin din nila yan. Mamaya pag ikabit nila sa wall, sa ano nila, sa ceiling. So, ayan, titesting na natin. Saksak na natin. Saksak ko muna guys. Tignan nyo na lang ito ko andar. Yan, dapat papuntang dapat clockwise ang ikot para hindi natin magkakalas ng wiring. So ayan, ayos na, goods na. So ayan guys, ayos na siya.
mandar na. So iayos ko na lang yung ano, cover. Yan, all right. Tanggal na dito. Ayos na lang natin, ayos. So ayan guys, natapos na rin. Nailagay ko na lahat yung kwan niya. Yung orbit niya, yung rotator niya nailagay ko na. Ayan, yung cover na lang ito, yung machine guard na lang ang ilalagay. So paandarin natin ulit bago natin i-return sa may-ari. Na kailangan i-return natin ang umaandar, hindi sunog. Ayan guys, so testing natin ulit kung iikot ba siya. So ayan, umiikot. So guys, maraming salamat sa suporta, sa panonood ng aking video. So subscribe naman dyan. Comment kayo kung mali ba yung connection ko. Pre-comment dito guys, mag-comment lang kayo kung may mali. So yan, okay naman na siya. So return to owner na ito kasi okay na, di ba? Hindi return to owner na hindi okay. So success ang ginawa natin guys. So pa-subscribe naman dyan at subscribe para ma-update kayo sa susunod na upload natin. So ayan, pa-share na rin ng video kung nagustuhan nyo. Comment na rin kayo kung nagustuhan nyo o hindi. So ayan, maraming salamat. So ganito ako guys, pagka may nag-vlog, nasa loob ako ng bahay. Ayan. So ayan, makalat. Ayan, tapos nang ginawa natin na electric pan. So ayan, yung wiring diagram natin. So ayan, may diagram din tayo. Para hindi ako malito, diba? Kahit electric pan lang, napakasimpleng gawin lang yan. At yan ang ato na, ano natin, gamit natin pang vlog. So yan, PVC only. At saka yung holder ng cellphone. At saka ating GoPro. Ang ating GoPro, yan. Sana may GoPro na. It's the cam lang yan guys, gamit ko.